Parang di ko na maramdaman yung pagod. Ibabawin ko po yung buhay ko. Mali po. Kaya sa mga mananood na may pinagdadaanan din, huwag niyo pong gayahin yung ginawa ko. Kasalanan po. Lalo sa Diyos. Ayon sa World Health Organization, mga kalingap, as of 2024 ay merong mahigit kumulang na 3.9 million cases na tinatawag na clinical depression sa ating bansang Pilipinas. Ang bilang na ito ay lalong tumataas at lalo pang tumala hanggang ngayon, mga kalingap. Ano nga ba kaya ang mangyayari pag ito ay tumama sa isang tao na nagbibigay inspirasyon sa lahat pero ang nangyari ay siya pala ang tinatamaan? Ito po ay ating alamin, mga kalingap, dito sa kwento ng buhay na meron si BG Skim. Dahil nga po, ito ay humantong sa talagang sasabihin na natin na siya po ay muntikan ng mabawian ang kanyang buhay, mga kalingap. So ito po ay gagawa natin ngayon ng reaction video dahil nga po sa nangyari dito sa kwento ni BG Skim na isa sa mga kalingap partners, charity vlogger, na talaga naman kung kahit sasabihin natin na siya po ay inaanak ng ating pinuno na si Kuya Val Santos Matubang. So mga kalingap, ito po ang naging kwento sa kanyang buhay. Ako po ito si Big Skim Official. Pangarap tatanong kung bakit ako nasa ospital, kung bakit ako sinugod sa ospital. Ito po ay sasabihin ko kung bakit ako nandito. Kaya kung bakit ako nakikita sa ospital. Ha, ito na rin po yung pansamantala nating pagpahinga upang makapag-recover tayo. Ito, mga kalingap, no? Sinasabi niya rito, mga kalingap, na matagal na niyang dinadala, no? Ito ay isang problema, mga kalingap, dahil alam natin na si BG Skim ay isang charity vlogger, no? So nagkaroon nga lang ng talagang siguro triple or patong-patong na problema at dito ay hindi na niya nakayanan, mga kalingap, dahil kasi nasabi na niya dito na napakasakit na sa dibdib, mga kalingap, no? So ito po, maghalit man kayo sa akin at di sinabi ko sa inyo, alam ko na nakakasalanan itong ginawa ko. Ito po, no, mga kalingap, napakabigat nito problema pala talaga ang dinadala na meron si Kuya BG Skim, no? Pamilya, trabaho, at syempre pagdating sa mga babayaran, no? So ito po ay nagkapatong-patong na. So ito ay very common, mga kalingap, dito sa ating bansa, no? So sa mga bawat Pilipino na andito at nakipaglaban sa hamon ng buhay, ay ito masasabi natin na bawat o halos, no, kung sa siguro 10 tao ay meron dito ang 7 or 8, mga kalingap, no? So 80%, no, nandito. At ito nga sinasabi nga dito sa World Health Organization na nakapagtala sila, no, na kulang-kulang 4 million po na kaso, no, dito sa ating bansa na meron ang clinical depression na tinatawag, no, mga kalingap. So tuloy natin, no, itong sinasabi ni Kuya BG Skim, mga kalingap. Kim ko na hanggang sa sumabog na hanggang sa maisipan ko po na magpakamatay, magbinti. Alam kong mali po, alam ko po na makasalanan itong ginawa ko. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos na binigyan niya ako ng pangalawang buhay. Tagpuan na nila ako na nakabitay na at hindi na umiinga. Ayun, mga kalingap, no? So ito, dami niyang sinasabi dito, mga kalingap, na talagang hindi na niya kinaya, no? So nagkapatong-patong na nga at wala na siyang pwedeng malapitan, no? So
Ibig sabihin, mga kalingap, although na sa likod ng camera ng mga kalingap, kasi siya ay isang charity vlogger, mayroon palang nakatagong malungkot at talagang pinagdaanan ang ating BG scheme, mga kalingap, papalpas. No? So dito, masasabi natin na talaga naman, no, na dumating sa punto na ito na, no, gusto niya niyang wakasan, mga kalingap, no, wakasan ang kanyang buhay dito. So, paano ba niya na, kasi nangyari, mga kalingap, nandun na po yung punto na malapit na po, no? So, hindi niya kinaya ito, mga kalingap. Hindi po niya talagang gusto ito mangyari, pero ang kwento na niya, ang sabi niya, ay nag-delete na po ang kanyang paningin, no? Pamilya, malayos ko lahat ang lahat-lahat. Hindi ko akalain na mabubuhay pa ako. Hindi ko akalain. Kaya sa inyo po, mga manonood, maraming. So, ito na nga po, mga kalingap. No? So, malungkot na pangyayari ito dahil talagang nandun na sa punto na siya po ay winakasan na nga niya po ang kanyang buhay, at kung ating papansinin dito sa kanyang liig, no, meron pong mabigat at talagang nangingitim na po yung bakas ng tali dito sa kanyang liig, mga kalingap, which is talagang tunay, at ito ay nagpapatunay na siya po, no, mga kalingap, mga balbas, na nagpa, yun, ito na nga po, no, mga kalingap, nagpatiwakan, no. So, ito ay very, kumbaga, wala, blanco na nga po siya, mga kalingap, eh. Nag-blackout na po siya, eh. Kaya, yeah, sa kanya na nangyari ito, at talagang nangyari sa kanya, no. So, yun, at wala na siya talagang idea, or blanco nga po, mga kalingap, eh, no. So, ando na yung punto na talagang gusto niya niyang wakasan talaga ang kanyang buhay, no? So, patuloy tayo. Ginawa akong ito. Hindi ko alam kung magkano yung bill din natin dito. Pero kahit di pa ako okay itong leeg ko, bukas na bukas po, magsasabi ako sa doktor para makalipat na po kami, makalis na. At mga pagbagong buhay na po. Hindi ko po alam kung kailan ako babalik sa pagpa-vlog. Pero bibigyan ko muna po ng time. Yun, mga kalingap, mga balbas. So, yun nga, dumating sa punto na nakakalungkot man isipin, at talagang kung ikaw ay nandun sa pangyari ito ay baka manginig at talagang maiyak ka sa eksena, di ba, mga kalingap? Dahil ito po ay naabutan na siya ng kanyang misis, no? Siya naman po ay buti na lang talaga, at kumbaga ay may malay pa ito, or wala na nga siyang malay, no? Pero mayroon pang pulso na tumitibok sa kanyang puso, mga kalingap, no? So, yun nga, at ito ay sa madaling salita ay naagapan, mga kalingap, no? So, yun, at very talagang kumbaga ay nandun po yung pagsisisi, mga kalingap, balbas, no? Huli na nga po ang pagsisisi, pero ito nga po ay good para sa kanya, dahil siya po ay talagang binigyan pa ng tsansa ng Panginoon na talagang mabuhay, mga kalingap, no? So, yun po yung napaka bagay pagsisisip na kanyang ginawa, at nabigyan nga siya ng talagang pangalawang buhay, pagkakataon at pag-asa, no? So, very ano lang to, mga, hindi siya common, or ito ay very typical, or talagang rarely lang po, no, na nangyayari dito, dahil kung ito ay kagustuhan, at kasi nga wala na, mga kalingap, eh. Talagang on the spot ay nandun na siya, nakabitin na, eh, no? So, ang nangyari ay meron, at nagtaka nga po ang doktor, mga kalingap, no? Bakit sa mga masilang bahagi ng kanyang ugat or sa liig nito ay hindi natamaan yung talagang brutal, yung sinasabi dito ng doktor, yung
para magiging wakas or magiging huminto na yung pulso na kanyang puso, no? So, ibig sabihin, hindi yun napuntir ata. Ito ay isang himala, mga kalingap, no? Ito sinasabi ng doktor na very rarely lang po ito, no? At ang kadalasan kasi pagkagaganito ay hindi na talaga nakayanan at talagang mamamatay na, mga kalingap, no? So, ito po ay nangyari sa kanya ay isang himala, no? So, very, talagang kung sinasabi niya dito, ang kinuwentuhan niya ay parang natutulog nga lang daw siya, no? Na nung nagising nga siya ay parang yun nga, wala siyang naramdaman at ang kanyang naalala lang, no, mga kalingap, ay nung una ay uminom nga dyan siya ng isang buting alak, no, mga kalingap, at yun nga, at yun yung nag-trigger sa kanya para gawin itong ganitong maselan at talagang napaka, no, grabe po ang nangyari, talagang tiwakal or masasabi natin ay talagang itinali niya yung sarili niya dito sa lubid, mga kalingap, at buti na lang talaga, no, na naagapan ng kanyang misis at talaga naman ito, no, pagsisisi ay nandito sa bandang huli, mga kalingap, at pasalamat siya, no, tayo dito, vloggers, ito lalo kay Kuya Val, ng ninong niya pinuntahan agad siya, mga kalingap, at talagang in-interview at binigyan ng paukulang payo, mga kalingap, no, which is good sa kanya, at ito pinayuhan na muli at bumangon at dahil nga sa may mga anak pa ito, mga kalingap, no, may anak siya. So ito po ay isang ano lang po, no, history lang, ay meron na pala siya ding dating kasawa, no, at nagkaroon nga ng panibago at meron sila at binayaan siya ng tatlong buwan or taon, tatlong taon na isang anak na lalaki, no, dito sa panibago niyang kumbaga ay siguro asawa na niya, no, mga kalingap. So yun nga ang nag-trigger sa kanya para gawin ay yung mga problema, no, mga bayarin, at yun nga dumating sa punto na nagkapatumpatong, at ito nga po ang nangyari, no. So very common, pero pagdating sa kanya ay very rarely ito, at himala po na nangyari at naging kumbaga ay aral or parang di ba una sinabi niya rito na pagkatapos dito ay pinagsisihan niya nung nagising nga siya at nakita yung bakas ng lubid sa kanyang liig, mga kalingap, ay talagang pinagsisihan niya at una niyang binanggit at inisip ay pagkadating at pagkabalik, pagkalabas niya sa ospital ay pupunta agad siya sa simbahan, no? Nandun po at sinasabi niya dito na talagang iibahin at talagang panibagong buhay na po at pag-asa ang kanyang gagawin, mga kalingap. So sa Panginoon po ito at talagang magsisimba po daw po siya talaga pag halimbawa siya po ay mabigyan na ng pagkakataon na lumabas na, no. So nandun yung pagsisisi, no, mga kalingap, at ito po ay siguro, no, mga kalimabalbas ay plano, no, plano ng Panginoon sa kanya, kasi nga alam natin na si BG Skim ay isang kalingap charity vlogger, no. So kaya naman ay binibigyan pa siya ng pag-asa, no, kahit kay sa kalingap, no, magbigay ng ultimatum or talagang payo na matindi na hindi mo kailangan gawin itong lahat na itong pagkasasabihin natin na wakasan ang iyong buhay, mga kalingap, dahil nga po meron mga tumutulong, meron nangangailangan at meron pang dapat na kaya lumaban lang ng lumaban, sabi ng ating pinuno, mga kalingap, mga balbas. So yun lang at isang mapagpalang araw po sa lahat, lalo sa ating amahan si Kuya Val Santos Patubang at end of vlogs kay Kalinga Prab, no. So sana naunawaan nyo at yung ating reaction video po ay magiging aral na rin sa iba, dahil hindi ang alam natin ay umaabot na po, no, halos 4 million halos po na cases, kaso na may clinical depression sa ating bansa, mga kalingap. Ayon po ito sa World Health Organization, mga kalingap, mabalbas. Nandito na lamang po, isang magandang araw sa lahat. Mabuhay po tayo. Thank you, God bless. Bye-bye.